ano na rin po, sama-sama na rin po yung, kumbaga all together yung ginagawa. Iba-iba. Okay, hello! Magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. Bale, papunta po kami sa site ngayon. Sa site, dun po sa ginagawang second floor ng bahay ni Tata Ben. So, yan po yung magiging topic natin for today. Ay papakita po namin sa inyo yung development dun sa project na yun. But before anything else, syempre, hello po muna ulit sa inyo mga ka-neighbors and hello po sa lahat ng viewers ng channel namin. Salamat po sa inyong panonood at salamat po sa inyong suporta. Please don't forget to like and subscribe pa rin po at yung notification bell lagi nyo pong i-turn on para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. And so, ayan, good morning busy people. Start na po sila sa paggawa ng second floor ni Tata Bennett. Ayan, makikita nyo na po yung mga bakal na naka-install na at pinipix na lang po at inaayos para sa pagbububong. Ayan, partially meron na po sa taas at sa baba, ito naman po yung mga activity. Ayan, kung makita nyo dati, butas yan, nilagyan po yan na isang, ayan yung pundasyon na ganyan para po support doon sa pinaka-terrace. And ano na rin po, sama-sama na rin po yung, kumbaga all together yung ginagawa. Iba-iba pong tao, iba-iba yung assignment. And so, ayan, si Poor, naggagawa na po siya ng electrical installation. And from baba, ayan po yung itsura niya pag tiningnan nyo paitaas. And then, ayan, eto naman. Ito po yung mga isas, ididing-ding at isasahig dun sa taas. So, hinahakot po muna for the meantime para magluwag ng kaunti. Bale, ano yan, hardiplex po yan, saka penolic. Ayan, penolic para sa sahig and yung hardiplex para po sa dingding. So, looking from another angle, ito naman po ang itsura niya. Mga dumaplis ang paa nyo, ha? And so, ayan, mag-aakyat na po ulit ng mga bubong para po additional dun sa taas and makikita natin mamaya na fully covered na siya. Maganda rin po para hindi sila naiinitan kasi gumagawa pa rin sila dun sa walang bubong. So, either uminit, either umulan, at least may cover na sila. Maganda po dun sa binibilhan ng husband ko kasi nga factory na siya. Yung mga bubong, kung ano yung request mong size o haba, yun na talaga yung i-deliver sa inyo. Unlike doon sa kapag sa hardware kayo pumunta, isang length lang yung ano, yung mabibili nyo. So now, eto na po yung view sa itaas. Gamit po yung kahoy na ladder doon sa baba. Ayan, umakyat tayo papunta dyan sa taas. So, makikita na natin kung papaano nila iakyat yung bubong from dito na sa level lang ng ating eyesight. Ayan. Thank you.
So this time, pinoli naman po yung iniaakyat sa taas. Kung kanina, iniaayos ng pwesto, ngayon, nilalagay na po sa taas. And so, maya-maya, pwede na ulit tayo umakyat at pwede na tayo maglakad ng diretso. Hindi na tayo mabubustot doon sa mga butas-butas ng mga bakal. Ayan, sige, mamaya makita natin. So ayan, medyo mahaba-haba pa po ang kanilang oras para po sa pag-abot at pagsundo or yung paghila sa itaas. Kasi medyo marami-rami po yung ilalagay na yan na, na plyboard sa sahig. And then later makikita naman natin yung pag-aabot naman ng mga hardiplex. Kasi mas marami yung hardiplex. Kasi imagine, four sides ng walling ang lalagyan. So mas marami. Yung weight, hindi ko alam kung sino ba mas mabigat sa kanya. Ayan, morning surprise, may bubong na po tayo. And then, ayan, kita na yung bubong doon sa pinakabahay and doon sa pinaka-terrace niya. And ngayon, ang i-workout nila is yung ceiling saka yung paglalagay nga po ng hardiplex dito sa mga dingding. Meron na partially, pero syempre double walling po yan. So, yun po yung gagawin today. So, okay. Now, tingnan po natin ulit sa other angle kapag may bubong na. So, eto po siya ngayon. Ayan. Ayan. Kasali yun ang mga tunog ng lovebird sa kapitbahay. Ayan. On the go na po ulit ang ating mga kasama sa isang maghapon. Isang buong maghapon ulit ng pag-work. Ayan. So, kita nyo na po ngayon yung mga plyboard na naikabit. Though, hindi pa po siya ipuli fix kasi hindi pa nalalagyan lahat sila ng screw. Pero at least, nakakabit na po siya at pwede naman na siyang tuntungan. Hindi kagaya dati na ayan, ganyan po yung tutuntungan nyo. Maninimbang kayo kung saan kayo tutuntong. Ayan. So, okay. Ayan, nakakatuwa po. Yan po yung old time poso na gustong i-maintain ng may-ari ng bahay. So, from dito, eto na po yung butas para sa hagdan. Parang galing doon sa baba, yun po yung butas na yun, yung way papunta dito sa taas. Imagine, kaya nga po sila naka... Eto, CR po to. Ayan, CR sa taas. Imagine, kaya po sila nagpagawa ng second floor. Is because nga po bumabaha sa place na talagang hindi lang po ordinaryong
level ng tubig ang iniiwasan nila. Talagang mataas po talaga siya, kaya talagang kinailangan pong magawa sila ng ganito para in case bumaha ng mataas, aakyat na lang po sila dito para sa safe place naman. May baka dumaplis ka ha. Inip na naman. Jack, gumawa ka na yung baitang na ginagawa niya, no? Wala na naman bala? Hindi yan sa ribbit. Ay sa parin. Kaya mo ano? DI na inagay mo? And so that's it for today. Yan po yung development ng project natin sa bahay ni Tata Ben. And sooner, makikita na po natin siya na may pipinturahan na. Tingnan natin kung anong kulay yung ilalagay doon. Yung choice ng may-ari kung anong kulay yung ilalagay natin doong pintura. And makikita na natin yung full development at yung yari-yari na talaga na bahay ni Tata Ben. Okay, sige po. Yan na lang po. Bye-bye po. Salamat po sa inyong panonood.